So, umaga po nito, lahat po ay nangyahan ko na po na magsitayo. At tayo po ay magsisimula na po na ating pong gawain. At syempre, nakakainan po na simula na ang gawain ito sa mga magitan po na ang panalangin. Sa panalangamaw, parang at spiritus na ito, Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. The kingdom come, the will be done, O Lord, as it is in heaven. Full of grace, O Lord, is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. At nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kaniyang Panginoon, buong kartahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos sa dami kong pinagtiwalaan. Ika'y niligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, ikaw ang daranas. Lulukuban niya sa lilim ng kaniyang malabay na bakma. Sa kalinga niya ay nagtitiyak mo na ikaw ay ligtas. Ihinatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y naman. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bahay. Maging sa gagawin bigla ang paglusok pagsapit ng araw. Ni saan pa ba ang darating na salot pagdagat ng ilim. Di ka matatakot sa kasamaan ng araw kung tumating. Kahit na mabuwan sa iyong harapan ng sanlibong tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at itiyak mo, di ka maano. Ika'y nagmamasidad sa panonood iyong mamamasdan. Iyong masasama ay makikita mong kinarurusangan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang. At ang pinili mong mag-iingat sa iyo ay kataas-taasan. Di mo aabuti di kayo mapahamak at walang daratan. Kahit ang uling mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saan dako ay kayo mapamon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at silang magtataas. Na hindi masaktan mga paano sa batong nataas. Kahit ang tapakan mo ay mga lingon, angas na magsik. Di ka maano mo sa mga serpiente at liyong mamamis. Ang sabi ng Diyos, aking niligtas ang tapat sa akin. Nag-iingatan ko ang sino ng taong ako'y kikilanin. Pag sila'y tumawa, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung mahilahil ay sasaklolohan. Aking niligtas ang bawat isa ay kararamdaman. Sila bibigyan ko ng kanilang pala at makapagpuntun at nakatitiyak na ang dadamihin nila ay kaligtasan. Maaaring ipinig ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantahin ang lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayan ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin. Hanapin ako talaga ng kanilang kasamaan. Iribin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Pagpapagod natin si Yahweh Israel.
Kaya naman po, mga kapatid, yan, sa oras po ito, my dear brothers and sisters, sinubukan tayo na magpuri kaya worshipay! Yung palakpak po, tumang ka na pagpupala mula sa Diyos! Praise the Lord! At sa oras po ito, mga kapatid po ni Kristo, yan, tayo po ay dadako na sa opening praise and worship. Tayo po ay isa sa mga nagmamunahan ng youth for us tonight, sa mga nagmamunahan ng youth for us tonight. Ako ay sa Diyos, it's fine. Sa pangako, malakas na mabuli sa ating Panginoon. Sino dito ang nakakalala nung una silang tinawag mo? Lahat naman po, ano? Kapag naalala natin kung paano tayo tinawag ng Diyos o binago yung mga buhay natin, di ba napakasayang isipin? Napakasarap po rin ng Diyos na dahilan kung bakit tayo narito ngayon. Kaya sa umaga ngayon, sa umaga nito, tayo magturi sa ating Panginoon. Thank you.
Sabi niya sa Romans chapter 3 verse 23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at wala sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ano po bang ibig sabihin? Ibig sabihin nito, lahat tayo ay nagkasalanan. Hindi natin naabot ang pamantayan ng Diyos. Pero ibig sabihin nito, deserve natin na parusahan. Deserve natin ang pamatay. Pero ang tanong, binibigay ba ng Diyos sa atin ang nararapat sa atin? Sagot, kasi ang nararapat sa atin, may maparusahan. Bigyan ng kamatayan, pero pag gusto ang binigay niya, may si Jesus upang maligtas tayo ng lahat. Kaya, nawa, sa pamamagitan ng katotohan ng ito, magkaroon tayo ng pananatawang kasaminan sa ating Diyos.
Lord. Kami po ay patuloy na ipapalit loob sa inyo. Kaya naman, Lord, sa mga oras po ito, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakaloob mo sa amin ng panibagong buhay, ng panibagong lakas, ng panibagong pag-usap. Para kami ay makapaglipon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga biyaya po alam patuloy po ipinagkakaloob sa bawat isa. Alam namin, Panginoon, na meron mo napakagandang plano at purpose sa buhay namin. Kaya mo kami inawag at pinili sa karamihan. Kaya naman, Lord, bilang po sa salamat, hindi mo kami magpapagod at magsasawa na ibalik sa iyo ang nararapat. Hayaan mo, Panginoon, na sa mga sandaling ito, may paramdam namin sa iyo kung gaano ka namin kamahal. Sa pamamagitan, Panginoon, ng aming pag-awit, sa pamamagitan, Panginoon, ng aming pagsayaw, sa pamamagitan, Panginoon, ng lahat ng aming ginagawa, may paabot namin sa iyo, Panginoon, kung gaano ka mahalaga. Kaya naman, Yahweh Elshaddai, niniwala po kami na sa mga oras na ito, anuman ang aming mga kahilingan, ngayon pa lamang ay binigyan mo na ng katotohanan. Ito po ang aming samo at panalangin sa malalangamat na anak ng Espiritu Santo. Ayan, palakpakan mo natin si Yahweh. Sige po mga kapatid, maraming at tigay ang isiyo po. At sa oras po ito, mga kapatid, tayo po ang dinako sa ikalawang bahagi ng gawain ito. Pagbabahagi ng mga biyaya na tinanggap natin sa Panginoon. Amen? Sino po ito ang mga pinagpala ni Yahweh Shaddai? Praise the Lord. Dari po ang pinagpala ni Lord. Kaya naman po, sa mga oras po ito, mga kapatid, sino po ang gusto mag-share ng kabutihan ni Yahweh Shaddai ang po si Sister Lisa. Puri sa Diyos na buhay. Ayan. Pinagpala umaga po, Yahweh Shaddai, magandang umaga, Yahweh Shaddai. Pinagpala umaga po, brothers and sisters in Christ. Gusto ko lang magpasalaw sa ating Diyos na buhay sa mga two weeks po akong nakaramdam na hindi maganda talaga ang pakiramdam. Ang panglasa ay mapait. Hindi makakain. Parang hindi mo ang maganda. Ngayon, ang ano lang sa akin ay food supplement ang ininom ko. Ngunit, syempre yung panlasa talaga ay sobrang pait. Hindi ka makakain. Kahit ano man yung nakikita mong pagkain, kahit masarap man yan. Pero hindi mo talaga malulunok dahil sa panlasa. Pero ang temperature ko nang nakapagtataka ay normal naman. At naranasan ko din yung sakit ng ulo na hindi ka makakain, hindi ka makatulog, tapos masakit ang likod. Ganon ang naramdaman ko noong 2 weeks. Pero salamat sa Diyos sapagkat ibinalik ng Diyos sa akin ang lakas. Amen. Napakabuti ng Diyos sa buhay ng bawat isang naglilingkod sa Kanya sapagkat hindi niya iniiwan, hindi niya pinapabayaan ang mga naglilingkod sa Kanya. Kaya, O Diyos, sa mga oras na ito, ang papuri ay para lamang sa iyo, Panginoon. Pasasalamat ko sa buhay na patuloy ang pinagkaloob mo sa amin at sa kalakasan. Salamat, Panginoon, ang papuri at pagdakila at pagluwalhati ay sa iyo lamang. Salamat, Yahweh Shaddai, sa kagalingan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po sa Panginoon sa